Hello once again. Ito na yung bago na naman nating gagawing Japanese one. Kasi may nag-request sa akin na gawan ko rin daw siya. Yung isa nating ATH. Si ATH na Dudong Vince. Shoutout sa iyo, ATH. Good morning. Welcome sa aking YouTube channel, sa Kanji Ken YouTube channel. So ngayon, i-reveal natin kung ano yung talagang pyesa nung tinatawag nilang Japanese one. Pero sa English, ito ay kung tawagin ay bouncing detector. Hindi siya operated ng tinatawag na electronics gadget. So wala siyang piyesang makikita sa loob, wala kang makikitang diode, resistor, IC na kagaya ng mga tinatawag na metal detector. Ito ay fully hindi siya electromagnetic detector, kundi ito ay tinatawag na bouncing detector. Nakakakuha siya ng magnetic field energy galing sa katawan mo, sa tulong ng pulso mo, tapos sa pamamagitan din itong gadget na to ay makakapag-detect ka ng mga bagay na kailangan mong hanapin, lalong-lalo na yung kapag-kagaya sa mga treasure hunter natin na gahanap tayo ng mga Yamashita treasure na itinago noong World War II ng mga Japanese Imperial Army. So itong bouncing detector nito, sa ibang term, ito ay kung tawagin Japanese one. Ang paggawa nito ay simple lang. So ganito, ito yung yarina. Yan. Ito yung pendulum. Ito yung tinatawag na shafting. Stainless rod ang sa akin ginamit ko. Ito naman yung handle. So itong handle, dito nakalagay yung tinatawag na power load. Stainless din ito. So papakita ko sa inyo isa-isang pyesa para madali nyong makuha. At kung gusto nyong gayahin, mas magandang makakatulong. Kung wala kayong kakayahang bumili ng mamahaling gadget, maaaring ito, pwede na ito pa sa panimula, pwede sa mga giveaway na malukit sa pamamagitan muna ng tinatawag nating treasure decoding. So bago kayo mag-detect ng Japanese one, kailangan na na-remapping nyo na, na-pinpoint nyo na kung saan yung digging site talaga, tapos para gamitan mo lang ng Japanese one for confirmation kung talagang nandoon yung itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So simple lang ang gamit niyan. Una, kailangan mo ng handle na stainless. Stainless handle, 8 inches. Pangalawa, kailangan mo ng electrical tape. Electrical tape. Pangatlo, kailangan mo nitong dalawang to. Ito yung tinatawag na mercury added battery. Madalas mo itong makikita sa mga kagaya nito na gamit. So nandito siya sa loob niyan. Yan. Yan, ito rin yung battery na yan, nakalagay yan dyan. So, pwede kayong bumili nito sa mga online store, kagaya ng Shopee, Lazada, yung mga binibentang ganito. Sa online.
Ito yung mga mercury added na battery. Ito yung gagabihin natin mamaya sa pagbuo ng bouncing detector. Tapos, siyempre kailangan natin ng brand new size D battery. 8 piraso siya. Ito, 1, 2, 3, 4. So, bawat isang pack, 2 piraso. Kaya, 8 piraso. So, ang gagawin mo dito sa 8 pirasong battery na to, is bubuksan mo, tapos tatanggalin mo lang yung matigas dito. Yung tinatawag na battery carbon. Yung matigas dito sa tuktok nito. To. So, nasa gitna niya, may matigas dyan. Yun ang kukunin natin. Nakuha na itong ano na to, pinagkuhanan is nasa sayo kung itatago mo o itatapon mo. Pag-isipan mo kung ano pang pwede maging gamit nito. Pero ingatan mo kasi lason, may lason ito baka mapaglaro ng mga bata. Kung ako, tapon mo na lang para hindi makadiskrasya ng mga batang makukulit. Ngayon, kapag natanggal mo na yung ano, kung carbon, battery carbon, ang gagawin mo, didikdikin mo siya, dudurugin mo siya, kahit hindi naman masyadong pino, basta madurog mo lang siya ng kahit parang style lang ng buhangin, pwede na yun. Tapos, yun ang magiging power load niya. Ngayon, palibasa kasi mahirap bumili ng mercury at napakamahal. At yung mercury kapag nilagay mo sa ganito, minsan kusa siyang naliligwak, kusa siyang umaalis kasi liquid metal yun. Umaano siya, kusa siyang natatapon na ano siya. Basta para siyang biglang nawawala na lang kasi madulas siya eh. Lumulusot siya kahit na napakaliit na piraso ng butas. So kahit anong shield mo, minsan kapag ka talaga hindi shielded yung pagkakagawa, basta may masilip siyang butas, lalabas siya kahit gaano kaliit. So para hindi mawala yung mercury, ang gagawin mo na lang is 2 battery ganito. Yung isa para sa pendulum, yung isa naman para sa power load. Ilalagay mo ito kasama yung tinatawag nating battery carbon na dinikdik. So ganito ang forma niya. Ito muna. Ito yung stainless shafting rod. Ang haba nito ay 35 inches. Bakit 35 inches? Kasi ang ipapasok mo dito sa handle is 8 inches. Yan. So, ang lalawit na ganyan, yung mahaba na yan, yan ay tinatawag natin 27 inches. Ngayon ang standard ng sukat sa paggawa ng magnetic bouncing detector. Ito kasi, pagka nabuo mo na to, sa tulong ng iyong pulso, magkakaroon ng tinatawag natin ng magnetic energy galing sa field. Kung ano yung nahanap mo. At ito kasi ay multi-function, pwede mo siyang balahan. Mababalahan siya dito sa likod na to. So ganito, kapag ka ikaw ay nabalatan mo na itong battery na to, nabalatan mo na, natanggal mo na, bubutasan mo dito. Bubutasan mo dyan. Parang ganito, bubutasan mo, butas na. Ito yung tinatawag natin pang pendulum. Saksak mo siya dyan, pendulum. Tatalian mo siya ng tape, o kaya patitigasin mo, didigitan mo. Ala ka kung paano mo siya patitibayin. Pag nilagay mo na yung pendulum, ang susunod na ilalagay mo is yung power load. Ito, isang battery ulit ito. Dalawang battery na mercury added. Ito yung power load na gagamitin natin. Instead na liquid mercury na nawawala sa pagkakalagay niya dahil kapag hindi naman talaga totally sealed yung ginawang
bouncing detector o Japanese one is nawawala yung mercury, lumalabas yun, natatapon, hindi mo alam, hindi mo namamalayan, uubos siya ng, hindi mo nararamdaman pa konti-konti habang ginagalaw mo ng ginagalaw yung bouncing detector na to. So ito, sa pamamagitan nito, magiging ano, magiging stable yung mercury kasi ito ay mercury added battery. Gagawin mo lang dito, bubutasan mo siya sa dyan, sa harap, sa positive. Bubutasan mo rin sa negative. Kailangan tagusan. Kapag ka, ano, nabutasan mo na, isusok-sok mo na siya. Ayan, papasok siya. Ngayon, bago mo siya ilagay, yung pinakatakip ng battery na ganito. Ito. Bubutasan mo siya kung halimbawa wala kang pang welding, wala kang pang, ano, pang shield na matibay. Bubutasan mo lang ito. Ayan, bubutasan mo. Ilalagay mo dito. Ayan yung para magiging stopper nito. Ito. Pagka nabutas mo na itong gagawin natin yung power load. Ayan. Ayan. Tapos at saka mo siya lalagyan ng handle na stainless. Ngayon, ang gagawin mo naman dyan para yan ay maging ano, maging stable yung kanyang pagiging kapit is pwede mo siyang ano, i-tape. O kaya gawin mo ng paraan na lagyan ng pandikit, epoxy, or kung anong pwede mong gawin. Sa akin kasi minsan ini-epoxy ko. Pagka ano, may pambili epoxy, pagka wala, i-tape ko lang. So magiging ganyan ang itsura niyan. Tapos sa dulo, nandun yung pendulum. Yeah. So, ito yung handle. Kailangan yung handle mo, nakapasok yung 8 inches dito sa tubo rin. Pantay sila nung handle at saka yung rod, yung shafting rod natin, na stainless. Tapos ito yung pendulum. Yan. Yeah. Ngayon, pag nabuo mo na siyang ganyan, nalagyan mo na ng pendulum, napatibay mo na ng pendulum, yung dinikdik mo na battery carbon galing dito, yung matigas dito, dikdikin mo, kailangan lahat ng gamit mo bago, ha. Huwag kang gagamit ng ano na, ng loose na, yung use na, nagamit na. Huwag yun, kasi nawawalan siya ng ano, nawawalan siya ng reaction kapag ginamit mo na siya sa field. Kaya so bakit sabihin mo, bakit failed yung ginawa na bouncing detector? Kasi gumamit ka ng wala ng mga energy na battery. So kung tawagin naman ito, kahit pa paano, ay battery operated pa rin. Kaya nga lang, wala nga lang ng mga pyesa. Full battery ito, full battery power load. Mula sa pendulum hanggang doon sa kanyang mga power load, puro battery lang siya. Pag nadurog mo na, napulbos mo na, ilalagay mo dito. Kailangan, nasa loob na yung tinatawag nating mercury added battery. Ngayon, i-shield mo na siya. Pag nalagay mo na siya, kailangan yung dito, yung rod or shafting, ito, yung shafting na to, kailangan pantay, tapos kailangan nasa center siya. Ngayon, may gamit pa rin yung puwet ng battery. Ito, puwet ng battery na tinanggal mo dito. May gamit pa rin yan. Siya naman, gugupitin mo siya na magkasya dito sa butas, tapos siya naman yung magiging pang takit mo doon. Sa shafting, sa loob. Pero kailangan, palalabasin mo itong ano na to, itong tubo. Kaya bubutasan mo siya sa gitna. Alagyan mo siya ng butas, ilalagay mo. Kaya magiging ganyan ang forma niyan. Yan. Hindi kasi sa loob. Ngayon, para tumigas ito, at hindi mahuhulog, papatakan mo ng suglo, o kaya yung tinatawag na mighty band dito. Ito. Para siyang pinakalak mo doon sa power load na battery carbon. Tapos, pag naano mo na,
ibabalot mo na siya ng ano, ng tinatawag nating electrical tape. Ito. Ibabalot mo na siya. So parang kapag inano na natin siya, halimbawa nabuo na natin siya, ang magiging itsura ng iyong bouncing detector ay ganito. Ito na siya. So nandito itong battery isa. Ayan, pag ganyan yan sa loob. Ito parang pinaka x-ray vision niya. Pag ganyan yan sa loob. Tapos yung nasa paligid nito, palabas sa kailangan nasa center ito, yung nasa paligid nito, napapalibutan siya nung battery carbon na dinikdik natin. Hanggang dito yan, sa ganyan dyan. Hanggang dito. Dyan, ang battery carbon. Tapos kasi ito the rest, ito yung container na natitira na empty container dito sa handle. Dito mo ilalagay yung bala mo na gagamitin. Halimbawa, babalahan mo siya ng sing-sing, alahas, o diamond na gusto mong hanapin, or gito, ibabala mo dito. Ngayon, kung maghahanap ka naman ng tinatawag na booby trap, gusto mo mahanap kung saan nakalagay yung tinatawag nilang big size bomb or bomba, ang gagawin mo, kukuha ka ng bala ng baril, tapos tatanggalin mo yung pulbura nun. Ibabalot mo siya sa papel, ilalagay mo dito sa loob. Ngayon, hihigupin naman ito, yung magnetic field nito, energy field nito, hihigupin niya yon kung meron siyang mahanap doon sa site ninyo. So, may ito pero parang magiging safe ng konti yung digging spot kasi sa pamamagitan nito, malilis mo yung panganib kasi pwede mo siyang balahan ng gunpowder para makita o ma-detect yung mga ibinaon ng bomb ng mga hapon na bomba para pinaka bantay doon sa kanilang itinago mga kayamanan. So ang tanong, sabi nga yung iba, ang tanong, nabuo ko na. Oo. Ang tanong nila, gumagana ba yan? Yes, gumagana. May mga gustong magpagawa at may mga nagpagawa na. Ang nahirapan lang kasi sila maghanap minsan ng tinatawag na materials. Agay ng stainless shafting, stainless handle, at saka ito mga battery nito, nahirapan sila maghanap kung saan makakakita. At yung iba naman ay walang time sa paggawa. Kaya nagre-request sa akin na magpagawa na lang. So yung mga may time at may mga alam kung saan binibili itong mga gamit dito is pwede niyong gawin. Pwede niyong gawin sa bahay, DIY, do it yourself. Ito ay ginawa ko lang itong video na to para lang baka sakaling makatulong sa mga hunter na wala pang gaanong pambili ng mamahaling gadget. At baka sa pamamagitan nito, makahits kahit man lang giveaway na kapiraso para makabili ng tinatawag nating mamahaling mga gadget na makakatulong sa pag-recover ng mga nakabaong Japanese Imperial Army buried treasure. So ito na yan, buo na, ito yung handle. Ito yung ginawa kong takip lang dito is plastic lang. Minsan nakukuha ko to nung uminom ako ng Mountain Dew. So naisip ko wala akong seal dito, walang takip. Wala na akong time para magpa-torno pa ng takip para dito kasi mahal sa tornohan eh. Dadalhin mo pa siya sa tornohan tapos mga marami pang tanungan kung para saan, mahirap magpaliwanag binsan. Pwede sabihin pamingwit. Kaya ginawa ko, naisip ko, uminom ako ng Mountain Dew, yung takip na itim niya, siya, sinukat ko dito. Yung ginamit ko kasing pipe na handle, itong stainless pipe na to, is 1 inch yung kanyang diameter. 1 inch, kaya sukat na sukat yung takip ko. So siya na yung pinakatakip ko. Para hindi lang mahulog yung ilalagay ko sa kanyang bala na magiging
katulong ng power load. So, paano ba ang actual na paggamit ng Japanese wand na ito? Okay. So, i-demo ko ng saglit. Sana may natutunan kayo. Sana nakatulong sa inyo itong video na to. At kung nagustuhan ninyo itong video ko, ay paki-subscribe na lang. Saka paki-like. Okay, kung medyo naman mayroon kayong hindi maintindihan, mag-leave lang kayo ng comments. Or kung kahit negative or positive comments, okay lang yan. Tatanggapin natin para kung sakali man may makatulong pa yung ibang comments, is paano natin mapapaganda pa ng maayos itong ating tinatawag nating bouncing detector, is welcome po ang lahat ng inyong mga comments. Kahit sa mga bashian, welcome din kasi talagang ganun. Nasa social media tayo eh. Lahat malayang makapagsalita. Ang gagawin natin, sandali lang, kukuha lang ako ng sample ng bala kung paano mag-detect. Kung paano gagana itong tinatawag nating bouncing detector or sa ibang term, kung tawagin nila ito ay Japanese one. Okay. So, panoorin nyo lang hanggang sa huli, hanggang ito na lang sa dulo, for actual testing na lang tayo. So, nakikita nyo ito ay metal. Ito ay claw hammer, or sa Tagalog nito ay martilyo. Yan. So, ito naman ay kanyang tinatawag na pako. Pako at tornilyo. Ito ay metal rin. So, pagaganahin natin itong bouncing detector, tingnan natin kung effective yung ating pagkakagawa. Yan, ilalagay natin yung bala dito. Yan. Dito mo ilalagay sa likod. Natakpan mo. And then, ang gagawin mo isa lang kasi ako na makasamang magbibideo. Ngayon ang paghawak nito, paghawak nito ng bouncing detector of Japanese wand ay kailangan pagpaganon. So kailangan hindi mo ginagalaw, kailangan steady ka lang. Steady. Tapos kapag ikaw naman ay kukuha ng kailangan nakaganon. Tapos yung kamay mo ito ganyan. Ayan, nakaganyan, ganyan. Para yung pulso mo steady lang. Pag ginanon mo kasi, pwede mo iganon-ganon eh. Ngayon, pagka nakaganon yung daliri mo, so steady lang yung pulso mo. Naka-steady lang siya. Okay? So, itututok mo yun sa ganon, sa bakal. Titingnan natin kung magbabounce, kung gagana. Okay? So, ibalik ko lang sa position, tama yung camera.
gagana. Ipapakita ko kung paano siya gagana. So, ito yung actual testing. Ganito yung hawak. Ito muna yung hawak natin kasi ito yung testing natin. Yan. So, ito. Ayan. Ikita nyo. Ganyan yung mabuti kung magre-react ba siya. Meron akong nilagay sa kanyang metal. Nabala. So, yan. Kapag mag-react siya ng ganyan, yan. Pagka pabilog yung kanyang galaw, ibig sabihin, nasa center ka nung yung hinahanap na object. Ngayon, kapag ka, subukan naman natin i-release ng konti, yan. Hintayin natin mag-react. Kasi may second siya, no? Pag nag-react naman siya, ang papunta niya kung saan yung metal na hinahanap niya. Lagay naman natin sa handle. Tingnan natin kung magre-react siya. Yun. So, yung react niya, papunta naman doon. Tapos, pagka mo, masentrohan mo na, yan. Stop natin ng konti. Natin anong reaction. Yan, oh. So, kumukuha kasi siya ng, ano, ng magnetic energy galing sa tinatawag natin magnetic energy sa katawan natin, tapos doon sa field na pinagalawan natin. So, kung tawagin ito ay magnetic energy contact galing sa katawan mo. Ngayon, kapag ito naman ay pag ganyan naman ang gamit, kailangan nakaganon ang kamay mo. Yan. So, ito yan. Ganyan. Tapatan mo yung ano. Tayo natin kung magbabounce siya. Kasi bouncing detector to eh. Kusa siyang babounce. Kahit hindi mo galawin yung kamay mo, kusa siyang gawag babounce. Pagka natatapatan niya yung ano, yung object. Ngayon, kapag kailihis mo naman, di ba naman yung galaw niya? Lagi siyang papunta doon sa object. Yan, pumalo na siya. So, by Sunday nga pala, pupunta ako sa, ano, sa digging site. Sa digging site ko, isa gagawan ko rin ng video yung actual na paggamit nito sa digging site. Kung paano gamitin sa digging site para ano. So, i-upload ko ito sa mga susunod na video. I-upload ko yung tinatawag nating actual na paggamit nito sa digging site. So, yun lang muna ang ating video hanggang dito natatapos. Maraming salamat. So, kapag ka nagustuhan nyo ang aking video, mag-subscribe lang kayo at kung may comment lang kayo. Okay. So, ito yung kabuuan ng Japanese one. Bouncing detector. Yan. Ayan yung mga pyesa na kailangan mong gamitin. Ayun, maraming salamat at paki-comment at subscribe and like na rin po kayo. Lagi mag-iingat sa mga paghuhukay ng nakatagong kayamanan ni Yamashita para mapakinabangan habang nabubuhay kung sakaling maka-hits o maka-tsamba. Okay?